Sinabi ko na lang sa sarili ko, okay, singing may not be for me anymore. Then, I don't know. Sabi ko, okay lang. Sige, kung ito yung binigay na challenge. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinapubliko ni Lani Misalucha ang kanyang karamdaman. Naging dahilan ng kanyang pagkawala saglit sa showbiz at pagkawala bilang judge sa The Clash Season 3. Madamdaming nagkwento ang Asian Nightingale na si Lani Misalucha sa Christmas special ng The Clash na napanood sa GMA. Nabingi ang kanyang kanang tainga ayon sa kanya nagkaroon siya ng bacterial meningitis kaya ilang araw din siyang namalagi sa ICU. Nilinaw din niya na hindi siya tinamaan ng COVID-19 tulad ng kumakalat na balita. Pahayag ni Lani na makausap siya ng kapwa niya judge na sina Ay de las Alas at Christian Bautista pagkatapos niyang kumanta. Na-miss ko ang The Clash, na-miss kong mag-work, na-miss ko kayo dahil you've been all good to me. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil buhay ako, buhay kaming mag-asawa. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at pamilya ko at supporters ko. You've been praying for me and I know that. Patuloy pa ng OPM icon, huwag ho kayong mag-alala, hindi ako nagkasakit, akala nyo COVID, hindi po. Kasi kung COVID yan, madali akong makabalik dito. Ang nangyari po sa akin ay mas matindi sa COVID. Bingi po talaga ang nangyari sa akin, sa right side ko, sa aming mag-asawa at meron po kaming vestibular dysfunction kaya kailangan namin ng alalay lagi. Ayon pa kay Lani nang dinala sa ICU ang kanyang mister noong nakaraang Oktubre dahil di umano sa bacterial meningitis. Kasunod nito, siya naman ang sinugod sa ospital matapos makaramdam ng pananakit ng katawan at matinding sakit ng ulo, pagkahilo at paghihina ng pandinig. Dahil dito, naapektuhan ang kanyang upcoming na trabaho kabilang dito ang mga nakansel niyang mga shows at mas nakakalungkot na balita, wala di umanong gamot para dito. Hindi naman ito magagamot, wala itong gamot. Ang weird talaga, nung kalalabas lang namin ng ospital, wala as in bingi kami at hilong-hilo kami. Nakaka-disable talaga. Kamagkailan, sinabi ni Lani na nakuha nila sa isang restaurant. Ang suspetsa, may pinuntahan lang kami ng isang restaurant pero syempre hindi ko naman sasabihin kung saan yun. Saka na lang kung talagang may imbestigasyon ang nangyari, yun lang yun. That's the only thing na naalala namin na lumabas kami ng restaurant eh hindi naman kami kumakain ng baboy. Ayon pa sa kanya, apektado ang kanyang boses. Para kang nasa ilalim ng tubig, so muffled talaga at saka high pitch, hindi ko pa rin talaga ma-absorb ang mga nangyari. Alam mo yun na parang, okay, paano to, singer ako, kailangan ko ng padinig ko. Parang sinabi ko na sa sarili ko na okay, singing may not be for me anymore, I don't know. Ngunit, sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdadaanan, naniniwala si Lani at ang asawa nito na malalagpasan nila ito dahil sa kanilang pananampalataya nila sa Diyos. Please do subscribe my channel para sa karagdagang balita. Thank you for watching.